sabi ko, na-stop muna tayo. Hindi muna ako magtatanim ng pasunod ng kamatis dahil wala na akong mahugot pang natira. Ubos na talaga mag-ubot. Lalo na ngayon na nagka-deprive sa iyo ang aking kunting sahod. So, isang buwan, wala ko sahod dahil sa itim na nawala yung itim na pinasukan ko doon. Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So nandito pa rin ako ngayon sa aking bukirin mga kababayan. Dahil magtatanim ako ngayon ng kalabasa. So nandito yung mga pamangkin ko at saka yung kapatid. So sila yung mga kasama ko ngayon magtanim ng kalabasa. So ito yung mga kalabasa seedling. So pakita ko sa inyo. So ito yung mga seedling natin mga kababayan. So paunti-unti nang nababawasan dahil nandoon na sa baba yung iba. So kailangan namin nga tapusin ito mamaya para bukas ay iba na naman ang gagawin. So meron din akong pamangkin nga nag-spray doon sa kabila. Okay. So, meron din akong pamangkin doon nag-spray no? Dito Brad. So mag-spray din siya doon sa kabilang bukirin. Samahan nyo na lang kami sa pagtanim. So dito tayo daraan dahil doon tayo magtatanim ng mga kalabasa sa baba. So dito natin itatanim yung kalabasa mga kababayan. Ito na mga kababayan, ito na yung mga seedling. So, tulong na rin ako magtanim para makatap. At ginawa ko dito sa seedling ay tatlong piraso yung mga buto na pinagay ko sa seedling. Tulad din yung malalaki.
kanan, isa naman ay papunta dito sa kaliwa, isa ay papunta dun sa ano yung papunta naman dun sa basa, yung isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dahil ito ay malambot ito eh. Malambot ang lupa. Kailangan nating kumut-kumutin mga kababayan para yung lupa ay bigat. Ayan. Kailangan ito hawakan ng maigpit. At tapos ay kailangan natin tanggalin ang dahil matigas na, so pwede natin ito itanim. So itatanim na mga kabayan dito, ito na yun sa tanim. Yun na, ganito lang yung pagkatanim namin dito sa bundok, mga kaya. Sa awa naman ng Panginoon eh mabubuhay naman din sila. Kaya ganito lang ang pagtanim na alam. Na alam namin mga kaya. So, ito, dito yung tanim natin. Ngayon ang kalabasa at papunta doon sa bundok. At dito sa likuran, dito natin ito itatanim na yun yung mga kalabasa. At sana nga ay lagi akong nangangarap na hindi tayo abutin ng malas dahil po ang ating presyo ng kamatis ngayon ay hindi pa angat, no? 200 pa rin yung crates ng ating kamatis. So sana ay itong kalabasa natin ay hindi taabotin ng tag-3 ang kilo. Dahil po ay dito papunta doon sa 29, doon sa krusada ay ang pasahe dito ay tag-3. Paano na lang, no? Wala nang matitira nga akin pag tag-press na lang ang kilo ng kalabasa. Ayos lang siguro kung ano, no? Pag size ang kilo ng kalabasa. So meron pa akong press bawat kilo. So ayos na yan sa akin, no? Kapag tag-press na lang ang mga kababayan, so hindi na lang siguro ito, hindi na lang ako mag-harvest kasi wala na. Wala nang matitira sa akin. So ang hangat ko ay sana abot tayo ng pag-shitty ang kilo, pag-jays, ganun sana. Para makabawi naman tayo ng puhunan natin. So, yung kamatis natin, yung kamatis doon sa baba ay hindi ko pa nabisita, no? Dahil nawawalaan ako ng gana na magpunta doon dahil yung presyo ngayon ng kamatis ay sobrang pura mga kapatid.
ganun lang yung presyo ngayon hanggang matapos ay sigurado na malulog din na naisip ko na ano yung pagkulit pero naubusan na ako ng mga naubusan na ako ng kinalisay wala na sa baga ano sahod. So, buwan, wala po sahod dahil sa itim na ano. So, kung ano kayo na pinasukat ko doon. So, sana ay nagdadasal ako ngayon. Ano ko naman eh. Sana yung sahod ko yung nakaraan na buwan ay sana ay papasok na doon sa ikaw yung kita na iwan ko kung saan na yung punta makasensya hindi natin kikita nila kikita nila yung kikita nila yung kita nila so na sana nga may balik yung kita nila baka kayo hiding dahil ito may nakailangan ka na may isinsyap ako
Yan mga kababayan. So dito muna kami. Siguro mamayang hapon pa namin ito matapos mga kababayan. So maraming salamat sa inyong lahat na nagasubaybay ng aking YouTube. So ito muna ang ating gagawin ngayon mga kababayan. Tulog muna tayo sa pagtatanim dito sa aking bukirin. Aming itanim ngayon mga kababayan ay mga 3,000 ka buto. No, siguro matapos lang namin ito mamayang hapon. So maraming salamat po sa inyo lahat na laging nagsubaybay ng aking. Yun lang. God bless you.